ng Cubs Bike Shop. Ito ang Haley Large Super 2 Wheels e-scooter. Ayan, unit nila. Itong Haley. Ito ay may battery na 60 volts, 20 amperes. At meron itong 800 watts na motor. Ito rin na may tubeless tires. Na 10x3. Ito ay hydraulic disc brake sa harapan. At drum brake naman sa likuran. Ayan. Ganda oh. Sito ay may 3-speed selector with brake light, signal light and rear. Ito ay may shock absorber din sa harapan at likod, mga katilax. Ito rin ay may reverse. Ito ay digital panel. At ito ay mayroong range na 30 to 50 kilometers ang range niya with horn at keyless entry. So yan, mga katilax ha. So ngayon, binigay sa atin ng susi at ating titingnan ang Haley. Ayan. Umpisa na natin. So buksan natin ang susi ng Haley natin. Ayun, no? Ayan. So nakikita nyo, pag copy, ibig sabihin nakapark pa yan. Na siguro to. So, nakita natin dito sa LCD display, nandito yung battery niya, tapos yung odometer niya. Ayan. So since na nakano siya, tingnan natin ang ilaw niya. Ayan. So ito yung ilaw niya. Yung bright niya, meron siyang dim. Then yung bright. Tapos ba to? Ito siguro kanyang speed, kasi naka Chinese eh. So ito yung signal light niya dito. Left and right. So yan. Left and right. Tingnan natin ang kanyang busina. Ayan, may busina siya. Tapos meron siyang ano dito, letter P. Ayan, siguro itong letter P na to, para hindi gumalaw. Ayan, may park siya. Parang safety features itong Haley. Ayan. Dito sa ating ano, scooter na to, maganda eh. Kasi meron siyang console box dito na napakalalim at malaki. Ang kanyang stepboard ay malapad din. Hindi alanganin sa katulad ko. Ako ay 5'8", 5'9". Ayan o. Malaki ang kanyang stepboard. Kasyang-kasyang ang aking paa. At ito ay kasama na rin ng side stand. At meron na rin itong center stand. At saka ito yung para sa angkas o. Ang ganda ng kanyang step na to. Parang ano, spring type. Diba? Madalas nakikita tayo plastic lang. Diba? So yun. So ito yung kanyang taillight. Tapos naka may prep na na ano, para sa plate number. Pagka kailangan na talaga ng plate number, meron siyang kasamang reflector dito. So ang kanyang top box. At ang kapitan ng kanyang top box ay maganda. Kasi ito yung may steel bracket. Naka steel bracket na siya. Mas mukhang maganda ang kanyang kulay. Maganda ang pintura. Maganda ang decal stickers. Okay din to, may cover din para hindi kalawangin. At ito yung kanyang motor dito. Tapos ito yung kanyang gulong. Ayan. At malapad ang kanyang mga fenders. Ayan. Ayan. Tapos di pala kalagay ang kanyang side mirror, mga chillax dito. Ayan, ganda. Sayang hindi ko talang aking camera pang ano, pang takbo. Kasi wala rin siyang ano eh. Wala rin siyang lalagyanan ng cellphone sana. And so ngayon, subukan natin ng buksan itong kanyang lalagyan. So yan. Ayun. So para buksan itong compartment niya, counterclockwise lang para mabuksan ang kanyang yun. Ang lawak naman ng compartment nito oh. Malalim, malapad. Malalim at malapad. So maraming pwedeng ilagay dito. Pag ganito ka-spacious ang kanyang looban dito. Kasi ito yung kanyang breaker. Pag hindi ginagamit, pwede mo yung on and off para siguradong hindi madidrain ang inyong baterya. So napakaano lalim oh. Dahil pwede lagyan. Madalas pagka ganitong mga ano eh, scooter eh, battery na nakalagay, di ba? Tapos maliit ang kanyang lalagyan.
Pero itong model na to ay malalim. But wait, there's more. What? Ito ay may kasama rin top box. So may lalagyan ka na nga dun sa gitna. At meron ka namang lalagyan dito sa likuran, o, diba? Saan ka pa? Ati kung tama yung susi natin. Ayan. So, para mabuksan mo itong top box niya, ito nga yung susi niya, diba? So, meron pa siyang additional safety dito sa gilid. Nakalock kasi ito eh. So, tatanggalin mo muna ito sa gilid. Then, saka mo ito i-turn. Clockwise ang turn nito para mabuksan mo itong top box dito. Ano ba meron dito? Ayan o, meron dito. Ito yung pakalaman. Ito, dito yung kanyang side mirror na ilalagay. At ito ang kanyang charger. Wow! Oh, ito charger niya, oh. Diba? So, yan. So, ilalagay natin ulit ang mga specs natin, general specs natin. Para at least, kung hindi nyo naabutan na aking pinagsasabi, ay meron kayong guide. Diba? So, comment down below kung may mga katanungan kayo dito. At ilalagay natin ang presyo nito. Ang pinakaantay ng lahat. Magkano ba itong Haylis na to? Hayli Large Super 2 Wheels. Ito ay may presyo na $25,500. Kita niyo naman itong e-scooter na to. Ito ay Mio Fino inspired. Very classic ang look. At bulking tingnan. At kita nyo naman pakalapad na stepboard at maraming lalagyan. At itong nung tinest drive ko itong unit na to, ang ganda ng kapit sa kalsada. Okay ang kanyang handling. Kaya ako sa inyo, pasyal na dito sa Gab's Bike Shop para ma-experience nyo ang pag-drive ng unit na to. So till here, this is Wells Kila. Ride safe and God bless. 2, 3. Shout! Hello! Hello, Wells Kila. God bless. From IBC Ciclista. Shout out sa idol kong ganda mo. Shout out sa nanay ko. Shout out kay Sir Yai. Shout out sa mama ko. Shout out sa nanay ko. Bike tayo! Kaloti ko yan. Ayan. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, baby. Hello, mga kasi sa support and subscribe din po tayo kay Well Esquila on YouTube. Maraming salamat and ingat sa mga bike rides ninyo.